galing ako ng probinsya sa Bacolod. Kahit nasabihin natin di maganda yung misis ko, at least sa paningin ko, okay, maganda sa paningin ko, kaya okay. Panganay ko si Jeff, JC Junior yun. Pangalawa, Jessica. Pangatlo, Jenilyn. Pangapat, JB. Panglima, Jethro. Panganim, Jason. Pangpito, Giselle. Ako, kapo sa pinag-aralan, gusto ko yung mga anak ko makapag-aral kasi nakita ko sa mga pinag-aralan na umaasin siyang buhay dahil nakakakuha ng trabaho maganda. Unang-una, kaya napunta kami sa lugar na yun, ang lupa, ang alam ko sa government, so wala kaming iintindi na babayarin. Hindi ko kaya magbuo ng bahay na higit sa kakayahan ko kasi nag-aaral yung mga anak ko eh. Pagkain lang, pamasahin namin sa araw-araw. So yung bahay namin, pakunti-kunti ko nagagawa. Nung una, nagumuhuna yan, yung bahay ko naguhuan, pero lupa lang, kunti lang, nag-crack lang simento ko. Pero ganun pa man din, napansin ng media, may mga pumupunta ng mga taga-UP dyan, mga geologist, na tiningnan. At sinabi na yung lugar na yan, dangerous zone. Nung sinabi yung dangerous zone, binaliwala namin kasi ililipat kami sa Montalban, napakalayo naman. Yung mga anak ko dyan lang sa paligid nag-aaral, nagtatrabaho ko sa Ortegas, sa Montalban ako uwi, yung kikitain ko, pamasahe ko lang, di pagod pa ako. Pagkagising ko, bumili ako ng kape at saka nung spaghetti doon sa malapit lang sa amin. Para pagising ng anak ko na babae na pangatlo si Jenilyn, kakain na yan tapos maliligo. Kasi mauna ako sa kanya umalis. Ilang makaalis ako 6:30, sa 8 yung pasok niya. 7:30 din sa umaalis. So nasa jeep na ako, nung kumpare ko na driver din siya, tumawag sa akin, ang sabi, pre, bumalik ka, may nangyari. Bumalik ka agad. So ang ginawa ko, bumaba ako ng jeep. Sumakay ako ng cab pabalik sa amin. Parang may kaba ako sa dibdib. Nung paglapit ko sa bahay namin, marami ng tao sa paligid. At may nagsabi, Jis, naguhuan yung bahay niyo. Nandyan yung pamilya mo sa ibaba. At sumigaw ako na, may buhay pa ba sa inyo dyan? Ang sagot ni Jeep, nandito ko naipit, dahan-dahan. Dahan-dahan kasi ginagalaw ng mga tao yung lugar eh. So tumulong ako doon, tinula ko hanggat nagkasugat-sugat yung mga paa ko, mga kamay ko. Una, kung nakuha yung panganay ko, yung pangalawa si Jethro na anak ko na nakausli yung paa, may siminto na katabon, maitim na ang dulo ng paa niya, sabi ko, Diyos ko po, wala na ano na to. So kinakalkal pa rin namin kahit ganun na mangyari, wala nang buhay. Ano ninyo? Bakit bahay ko yun? Kadikit po ng bahay namin. Tapos, yun na, kalkal kami ng kalkal. Sige, ng kalkal, ng kalkal. Hanggat umabot ng hapon na nakuha silang lahat doon kasama yung mga kids.
Inasikaso ko muna itong anak ko, kailangan makasurvive. Makasurvive kasi ilan na lang kami natitira. Si Jeep, nag-aaral ng second year engineering. Sa December, magiging 25 na siya. Siguro, paminsan-minsan sasagi sa isip ko na parang hindi ko matanggap kasi sariwang-sariwa nakikita ko kung anong nangyari doon sa mga hinuhugot, mga hinukay na nangyari sa bahay namin. Sariwa pa sa isipan ko kaya ayaw ko muna makita yung lugar muna namin noon. Siguro ang pinagsisisihan ko dyan na ano, hindi ko siya sila nabigyan ng shelter na maayos, na safety sila. Pero nakita naman nila siguro na ang kakayahan ko ay limitado lamang. Kung ako lamang may kakayanan siguro, sino bang padre de pamilya na makita yung mga pamilya na titira ka sa squatter kung kaya mo lang naman. Kung maaari, bigyan mo na maganda shelter pamilya mo, di ba? Kaya lang, limitado lang talagang kakayahan ko hanggang dun lang.